Christmas tree namin is malaki siya. So, hindi ko alam kung saan ko ipipwesto yun. Baka sa bubong na lang. Hey guys! Welcome back for another vlog! So, for today's video guys, is gagawa ako ng mga Christmas decor using this, ano ba tag dito? Using this, parang foam siya. Ayan guys, ganyan itsura niya. Christmas decor, gagamitin ko to and then, tingnan natin kung ano mga magawa natin guys na pwede natin isabit-sabit sa mga garland, sa mga ano so, para hindi na rin ako gagastos para dagdag din siya sa aking mga decor guys so, gusto kong gawin ngayon guys is yung maliliit na Christmas tree. Ano yun guys? Maliliit siya na mga Christmas tree. Siguro mga isang ganito, isang tangkal. So, kanina guys, na tanghali galing ako ng school. Nakalimutan ko pa bumili. Nakalimutan ko dumaan sa ano guys. Bibili sa akong styrofoam. Yung sana ang gagamitin ko guys, styrofoam. So, since naman meron kami nito sa bahay guys. So, ito, kumuha ako ng konti at gagawa tayo ng mga Christmas tree. Mga ganito guys lang ang aking naiisipang gawin. Ah, mga ba yung drawing ko? Palagay nyo pantay ba? Parang hindi siya pantay na guys. So, mga ganito ang naisipan kong gawin and then bubutasan ko siya dito and then lalagyan ko siya ng tali. Kasi, kukunti pa ang aking ano guys, ang aking mga pang-decorate. So, yung mga luma pa yun, tagal-tagalan yun guys, mga 3 years na yun. So, ayan guys, mga ganito ang gusto kong mangyari dyan guys. Then, pero ang likod nito guys is silver. So, pwede ko na siya hindi lagyan ng design. Siguro dito na sa mga panabi. So, guys, nga pala, ang gusto ko nga palang motif ngayon, ang motif, gusto kong theme ngayon ng aming Christmas is ano, white and red. So, nung last year is, ang motif namin is red and yellow. Ganon. So, ngayon naman is red and white. Gusto ko sana is pure na white lang, guys. Kaso, mahirap maghanap talaga ng pure na white, guys. So, let's see. Kaya gabi na ako naka-vlog guys kasi nandano ako ng school. So guys, may nagawa na tayong tatlong mini Christmas tree. Ganda guys. So bukas ko na lang siya lalagyan ng decoration. Bukas na lang kasi gabi na. So, ayan guys. Ang cute nila, no? Mas maganda siguro kung may stick dito tapos nakatusok siya. Parang ang ganda ng ganun. So, ito na nga guys ang aking gagawin. Lalagyan natin siya ng mga palamuti gamit itong aking binili sa DIY para naman hindi siya masayang guys, diba? So, ang gagamitin ko dito is kaya ang gamitin ko dito. Parang maganda itong gold and silver. Kaya nga lang, ang theme ko kasi ngayon is white. So, ito na lang siguro. Itong, ano ba tawag dito? Glitter is na white. Ayan. Dumikit na ang kamay ko.
So, ayan, may glitter sa akong white. So, bubudburan ko na lang siya siguro dito, guys. Try natin kung ano ba pwede kong gamitin dito. Ano pwede kong gamitin dito? Glue gun? Glue? So, ayan, guys. Aray ko, sakit ng buhok ko. Try natin gamitin itong glue dito. Ano kaya ito? Tatalab kaya itong glue or itong glue gun na lang kaya. Tingnan natin kung ano na mas maganda, guys. Try tayo dito. Nag-try muna ako dito sa maliit kasi ang gagamitin ko is glue. Ayan, kita niyo ba, guys? So, ayan. Lalagyan ko na siya ng glue, guys. Sana tumalab siya, no, guys. Sana dumikit siya, guys. No, guys. Sana dumikit siya. Kasi pag hindi siya dumikit, patay tayo dyan. Wala ako ibang ano. Kasi pag lugan siguro pangit, no, pag lugan. Kasi bubukol-bukol siya eh. Pero ewan ko rin, parang maganda rin ang lugan. Kasi parang naka, ano siya, naka-embossed. Naka-embossed siya, guys. So, let me try this one. Ganda pa naman ang ating, ano, guys, so, glitters natin, oh. Parang bechin lang. Sa Ajinomoto. Maya-maya natin itatayo, guys. Para ano, matuyo-tuyo siya. So, ito naman uli ang gagamitin natin. So, ayan, guys. Ganito. Ay, nananapon pa ang kanyang ganyan. Lalagyan natin siya ng ating mga... Oh, my God. Nadikit. Ang ating mga sequence-sequence na yan. Yan. Pero kung hindi nyo kita, guys, right now. Ayan ito. Lalagyan natin siya ng mga sequence. Sana dumikit siya, no? Ayan. Napakaganda. So, sana huwag magtanggal ng itong ating mga, ano, diba, sequence. Ayan. Next naman. So, itong isa, ganun pa rin ang aking gagawin, guys. Hindi na siguro kung papigutuin muna natin yung blue. Guys, wait, tingnan natin mamaya. Medyo papigutuin natin para baka mas kumapit yung blue pag medyo tuyo. Kasi yung nilagay ko nung una, medyo basang-basa siya. Basang-basa talaga. So, ito, papapigutuin natin muna. Hayaan muna natin ma-absorb siya nitong foam. Kasi, para kasi itong foam, guys, eh, yung... Ang bala ko sana gawin, gamitin, guys, is ano, karton sana. Kaya lang, naisip ko naman na pag karton ang gagamitin ko, magkukulay pa ako ng puti. So, maganda na to kasi kulay puti na siya, guys. Bibili na lang siguro ako, guys, ng mga balls na, na styrofoam, gano'n. Tapos, tayo na lang maglalagay ng decorate, guys. Marami naman tayong pwedeng gawin na paraan, guys, diba? Kung wala tayong pera, pwede, marami sa ating paligid, sa paligid lang natin ang pwede natin gawin mga crafts, guys. Pwede mga bottle, mga plastic bottle, diba, guys? Hindi na natin kailangan bumili ng mga expensive na mga ano na mga Christmas decor. Ayun, gumagapang na lang daw. Kung ano lang tayo, kung matyaga lang tayo, guys, makaka-create tayo ng magagandang mga Christmas decor. Ako kasi mahilig din ako maggawa-gawa ng mga ganito, magbuti-buting-ting ng mga ganito. Ano ko yan? Hilig ko yan, guys, mga cups, kahit ano. So, sa halip na bibili pa tayo, magkano rin ang aabuti na halimbawa yung ganito kaliit na Christmas tree? Mga 50 pesos, guys, diba? So, since na meron naman ako mga ganito, so, naisipan ko na lang na gumawa ng ganito kasi sayang naman ito kung hindi ko magagamit, guys, diba? Mm-hmm.
sayang naman kung hindi magagamit. So, kaya ayan, naisip akong gamitin siya dito sa ating mini Christmas tree. Gaya nito, napakamura ng mga gamit dito guys. Kung meron kayong mga ganito sa bahay, oh. Pwede nyo siyang gawin. Tapos ang gamit lang natin is glue. Tapos konting glitters. Magkano lang naman itong glitters na ganito? Parang 5 pesos ba? O 10? Hindi ko alam kung. Pero yung bili ko kasi ng glitters na nasa bote na ganito, 10 pesos. So, baka ito mga nasa sachet is 5 pesos lang, di ba? So, makakagawa na tayo ng mga Christmas lantern natin. Sa murang halaga, di ba guys? Ito namang glue na to, hindi ko rin siya binili. Kumbaga, kung napapasin nyo, ito laging glue na. Ilang beses ko na ginamit itong glue na to guys sa aking mga crafts. Ayan, sa awa ng Diyos, hindi pa siya nauubos. So, kaya, kumbaga wala naman akong ginastos dito sa mini Christmas tree na to, kundi ayun lang yung pinambili ko ng mga glitters na yan. Kesa naman sa matapon-tapon lang siya dyan sa lalagyan, so dikit na natin siya dito, di ba? Wala, parang wala nang bagyo guys, mainit na. Siguro pwede na ako mag-decorate. Ang problema ko guys, wala akong paglalagyan ng Christmas tree namin kasi nga kung nakita nyo yung aming ano, kung nakita nyo ang aming bahay guys, dun sa aking tour. House tour, so panoorin nyo yun guys. After nito, ang liit ng aming bahay guys, so wala na akong mapaglagyan ng aming Christmas tree. Ay yung Christmas tree namin is malaki siya. So, hindi ko alam kung saan ko ipipwesto yun. Baka sa bubong na lang. So, ang hirap na maliit na bahay, no, guys. Bala ko ilagay sa labas na lang yung Christmas. Sa labas na lang. Di ba meron naman naglalagay ng Christmas tree sa labas, sa balkon. Eh, kaso nga, ang balkon namin, ang problema, wala siyang rehas, guys. Wala siyang rehas. Wala siyang rehas guys. Baka paglaruan ng mga pusa ang aking Christmas tree guys. Ano na yan? Kawawa naman guys. Baka ganyan-ganyan din ang mga pusa. Oh. Ang dami pa ng mga pusa dito guys. Dito sa kabilang bahay. Maliligo na naman ako dito sa glitters. Ay, ako. Ang hirap pala matanggalin ng glitters. Ang hirap na makapahan, guys. Hindi mo pwedeng galawin yung bahay. Hindi ka pwedeng magpako-pako dyan. Sa mga dingding, guys. Ay, ako ha. So, ganyan ang kanyang effect, guys. Mini Christmas tree. Ganyan siya. Parang na rin siya may mga nakasabit na balls. Para hindi pantay ang aking gawa, guys. So, ganyan. Tapos, lalagyan ko na siya dito ng tali. Then, pwede na natin siyang isabit sa ating mga garland or sa ating mga Christmas tree. So, ayan. Ganyan lang, guys. So, maging productive lang tayo, guys. Bawat araw. So by doing what you love, you inspire and awaken the hearts of
others. So, sana guys ay may nakuha kayong some inspiration in my vlog today. So, that's it for today's vlog. And sana ay, yun nga, sana yung nag-enjoy kayo sa aking vlog, guys. So, please subscribe and click the notification bell para lagi kayo updated sa aking vlog. Thank you!